contract. Mr. Chairman, tanungin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante to eh. Oh, retire siya, hinire mo. For one month. So kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh nire-recommend nga niya na iano mo, i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Wait, Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka pa galit na galit eh. Matapos na kami. Hindi ko nga sa media, sa radio, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Eh, di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ayun, ang kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero sasabihin mo, may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Andrew Peter Cayetano ang sumasaksak pero, sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakaya na. Hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. Kaya nga, 23 billion. So anong gusto mong linawin dyan? Yon. Pero I don't think... Ang pera nasa Maika nyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa? 23 pa nasa Maika nyo? Ayan nga eh. 21 billion? Eh. Chairman. Yes. Ano lang po, opo. Pwede po bang i-move na lang po natin po, suspend the... Okay lang po ba? Suspend muna po natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, hindi ako press con ng press con. Napipilitan interview lang tayo sa pagot. Kasi nga ho, mali-mali yung mga ibigay niyong statement. Sige, pakitama kung anong unang-una. Excuse me. Point. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit ulit na tayo kanina pa na 21.7 billion. Kabuang ka na, Day. Ating mga kababayan, na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay nagkakaroon ng ganitong talakayan, ganitong pag-uusap, dahil ibig sabihin, wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring kami ay alam niyo na, nagpa-plano-plano ng para sa mga sarili lang, namang namin. Kapag ka ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Ibig sabihin ng inyong mga senador ay buhay ang kanilang demokrasya, buhay ang kanilang mga naratibo. Meron silang kalayaan sabihin ng mga gusto nilang sabihin dahil yun po ang dahilan ba't mo kami hinalal. Hindi po kami nandito para magkasundo-sundo o kami po ay magkutsabahan. Kami pong nandito ay para i-represent po kayo at ipaglaban kung ano man po. Ngayon sa oras na to, ang pinaglalaban po dito ay yung tamang gastusin. Dahil ang taong bayan, sa pamilya nga po namin, sa loob ng pamilya namin, ako'y naku-question dahil lahat sila ay taxpayer. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robbie? Total, kumari mo naman asawa ko. Kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo, pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? Or DPWH. So, I think you said that hindi niyo kailangan mag-apologize. Because, ito yung presentation nila. Nandiyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. But this was submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land cost? Senator Nancy, ang prinisent niya... Mr. Chairman, but we're talking about building. Hindi yung trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which no. Mismong yung dokumento... Mr. Chairman, even if dun sa document na hawak mo, there's no 23 21.7 billion, and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, and you've been going around telling people... Saan ba namin ang galing? Eh, nanggaling nga sa staff mo. So, anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH... Ito documentation nila, 21.7. 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero, galing sa SCT na mga staff mo. So, what's the issue? Actually, Chairman, para nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the issue? Sa phase 3, sa records niya ba, it's 10 billion? Records to ng SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff?
Wait, so what's the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Yan po ang sinabmit sa akin, galing ng staff mo. Kung usapan natin ngayon, yung side ng DPWH. Yes, and ang pinag-uusapan namin ni Sec Sadaim, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context, kasi to be fair to DPWH. Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7, it was 7 point something. You need to apologize for the 23 million. No, you're mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point something. Mr. Chairman, you're... And, no, listen to me first. Can we just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa'yo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap. Tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Seth na pinapalabas na walang 23B. Because the total... Ayan yung 23B. Ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na staff mo na ikaw nagsabi sa akin na huwag kong tanggalin na itinay ko. So what's the issue? Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. Yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? Because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi nung pagkoconstruct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing na may fit out. So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So, since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH. Because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin. Bakit ito. Wala pa eh, March 2023 yung sulat sa'yo? Natanggal naman kayo last month lang eh. So, isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos, sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ka matatapos kung yung phase 3 mo, 100 taon na nasa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. 15 buwan pala na sa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take over, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, ang issue yan, tapos na natin, namin. This is just an estimate. Hindi mo estimate yan na pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo, na 100 taon na nasa mesa mo. So hindi issue pa yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA Award na to within, ano bang target natin? So kung 15 buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimay yan? 15 buwan mo hindi hinimay eh. March 20 yan, 2023, sinubmit sa'yo. Nasa akin na. Alam nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, no? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh. Na nandito tayo para ma-review namin. Ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng senador. Mr. Chairman, hindi pa ito naka-quantify ng DPWH eh. Nasa hindi proseso pa. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa
paano walang quantity? Eh, sinabi na nga sa'yo, it's an na kapag ka binid, pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, siguro, Mr. 15 Chairman, months. Siguro, natin yung DPWH. With, what's the difference between the budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa na tayo doon sa proseso? The review pa rin po. Siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi doon sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, nandiyan. Of course not. Nandito sa dokumento sa inyo. Mr. Chairman. 15 months na sa'yo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami which, na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? May explanation din yan, yes, Mr. Chairman. Yes, which is my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7.3... Pero tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. Paano nga matatapos? 15 buwan yung pace sa mesa mo, wala kang ginawa. Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? 15 buwan eh. De, unang-una, Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Hinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raph? Nasaan yung sulat dito? Sa nila. Ayan o. Ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Oh. Tao na humusga. Kayo sa media, nandiyan, marami kayong tanong sa akin. Ayan o. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023. Forwarded, for your information, reference, WTC package above project, 7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. Ayan. Based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong hindi wala siyang basis, based na siya sa RDAED. And approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP. Except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Contract. Mr. Chairman, Let me finish kasi importante to eh. Oh, ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan. Oh, conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa'yo to si Sir Assistant Secretary Mulano. Nag-retire siya, hinire mo. For one month. So, kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh, nire-recommend nga niya na i-ano mo, i-negotiate mo, yan ang amount. So, ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Wait, Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka pa galit na galit eh. Matapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Eh, di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh, yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh, kasi diba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Chairman, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Eh, di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Saka hindi mo sinayin. Oh. Sa computation ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama hindi po naman, ba? Hindi naman bahagi refrigerator po, at TV to, ma'am. For example, ma'am, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. Kung saan-saan mo nang wala binalang akong issue. Wala inimbento. Invento ka. Naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng tagi? Ano magbibigay ng question sa media? Oh, napakagaling. Mr. Chairman. Baka gawain ito yung nagbibigay. Ma'am, 10 interview. Eksakto lahat ng question. Coincidence. Ang galing mo naman. Siguro. Diba? Kagabi. Hindi sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chairman. Hindi, walang nag-bring up dito ng ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag ng maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo.
Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Oh, sa putasa ko pala, magugulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Eh, di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Andrew Peter Cayetano ang sumasaksak pero, sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin 'to, nakakaya na. Hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. 23 billion. So anong gusto mong linawin diyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo, ma'am. Ayan, nasa mic kanila. 21. Is that 23 billion? It's 21.730. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. So, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Yung sinasabi na 23 billion. Ma'am, wala po akong interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingin mo si Sally, hindi ako nakapagbati ng birthday. Hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Nolly De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? So ano yung transcript na sinasabi mo? So di kung babalikan natin yun, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay ko kay Senator. Sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Ang tanong ko, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Sinong nag-announce, Mr. Chairman? Ang sinasabi it's not you. So sino nag-announce? Si Senator Escudero. Nag-announce ng amount ng 23 billion. Sabi mo kasi pa-interview kami, pa-interview kayo ng kayo. Si Senator, Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. And inaamin mo ba, ma'am, na dati mong staff ang SCT at sila nagsubmit ng 23 billion? Sila po nagsubmit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person yes, ngayon? Yes, at wala naman nagsabi na ginugulo mo nga, ma'am. So, tinatanong ko, ma'am, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman yung Mr. Chairman na tinatanong. Sinagot na kita, ma'am. Lumalabas 21.73. Yeah, so that is not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. Do your math. 21 is not 23. Hindi, ma'am. Ulitin natin yung video. Parang 21 at 23? Okay. So for the record. For the record, it's 23 billion with the land. No, for the record, it's 21. Ma'am, it's the same as 23. Let me finish para to satisfy you, okay? Let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit, 23B. Kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero, ma'am, let me finish para tapos na to. Pagkatapos ako. Tapos na to, ma'am. Huwag mo nang guluhin. Gulo, Mr. Chairman. Gulo mo, kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Malinaw. Ito, sinabi mo kanina, ang hearing na to ay para sa DPWH. Ma'am, babalik. So, tinatanong natin, as per records of DPWH, ma'am, babalik tayo. Ba yung 23 okay. billion? Well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadayin at si Ma'am Soledad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a... Para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? They said it was 5.7B, so if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So he, during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant Secretary Molano, it was 7 point something B. So malapit na yun sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento? Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag-imbento
kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito, sinibit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7, wala yung sa land sa inyo. Oh, ano pang issue? Ayan, sinabit Mr. Chairman, may 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Mr. Chairman. Wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun, Mr. Chairman, ikaw nga hindi ka marunong magbasa. 21, sige. Naging 23. Hindi ko sinabi yung 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move on kasi out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 billion. No, okay, tapos. As 23 tapos. Billion. Pera, I don't think ang pera na sa Maika nyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa? Pa na sa Maika nyo? Ayan nga eh. 21 billion? Chairman. Yes. Ano lang po, opo. Pwede po bang i-move na lang po natin pong suspend the... Okay lang po ba? Suspend muna po natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, hindi ko ako press con ng press con. Napipilitan interview lang tayo sa magot. Kasi nga ho, mali-mali yung mga ibigay niyong statement. Sige, pakitama kung anong, unang-una wala akong statement sa media paano magkakamali. Well, Facebook live mo, parang statement. Meron ka ding interview. Dapat na-interview ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end, is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-e-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Point. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit kanina pa na 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke. O. Pakibalik nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. O. Pero kailangan ko, ma'am, kasi ano eh. Hindi ko kailangan ng bunsong kapatid dito na ako magsasabi. Kailangan ko dito ng ate o ng tita o nanay na kayo magsasabi sa akin, Sir, mali yan. Sir, tama to, sir. Kasi kayo ang project manager eh. Yes, yeah. Your Honor. Ako po ang mother. Sige. So, ito po ang ating peacemaker naman. Blessed are the peacemakers. So, final word before we adjourn, Senator Robin Hood. Robin Padilla. Maraming salamat po, aming chairman. Ako naman po, gusto ko lamang po iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay nagkakaroon ng ganitong talakayan, ganitong pag-uusap, dahil ibig sabihin, wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring kami ay alam nyo na, nagpaplano-plano ng para sa mga sarili lang namang namin. Kapag ka ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Ibig sabihin, ang inyong mga senador ay buhay ang kanilang demokrasya, buhay ang kanilang mga naratibo, meron silang kalayaan sabihin ng mga gusto nilang sabihin, dahil yun po ang dahilan, ba't nyo kami hinalal? Hindi po kami nandito para magkasundo-sundo o kami po ay magkutsabahan. Kami pong nandito ay para i-represent po kayo at ipaglaban kung ano man po. Ngayon, sa oras na to, ang ipinaglalaban po dito ay yung tamang gastusin. Dahil ang taong bayan, sa pamilya nga po namin, sa loob ng pamilya namin, ako'y nako-question dahil lahat sila ay taxpayer. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robby? Total, kumari mo naman asawa ko. Kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo. Pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? So, good afternoon, gentlemen and ladies. The hearing, the review, the public hearing on the review is suspended. Thank you very much. Hanggang dito lang tayo, mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.